Bilang lalaki, naisip mo ba minsan na ikaw ang nabuntis? Yung pagising mo ng isang araw, nalaman mong buntis ka na. Di naman siguro masama kung tayong mga lalaki naman ang nabuntis at nanganak. Paano kaya kung totoong may lalaking nabuntis? Malamang napaisip kayo o di kaya natatawa kayo sa tanong na ito. So paano nga kung sakali namang tayong mga lalaki ang nabuntis? Papayag ka ba? Alam mo ba na may totoong lalaking nabuntis at nanganak ng tatlo? Totoo ito mga kapatid. Yan ang alamin natin sa video na ito, pero bago ang lahat, siguraduhin mo naman ulit na nakasubscribe ka na, i-hit and like at notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Bago natin pag-usapan ang tungkol sa lalaking nabuntis at nanganak ng tatlo, ay pag-usapan muna natin ang pakiramdam ng pagbubuntis. Alam mo ba, kapag ang babae ay buntis, ay nakakaramdam sila ng pagkahilo. Bumabaliktad ang kanilang sikmura kapag nakaamoy sila ng pagkain na di nila gusto. O di kaya sila ay nananabik sa mga pagkain gustong gusto nila, gaya na lamang ng halimbawa ng maasim na manggang hilaw. Ang ganitong sintomas ay nababawasan mula 13 hanggang 14 na linggo ng kanilang pagbubuntis. Habang lumilipas ang linggo, lumalaki ang matres para sa lumalaking imbaryo, naiipit ang pantog at doble trabaho ang mga bato para maglabas ng ihi. Mapapadalas pang umihi dahil dito. Ang iba pang sintomas ng pagbubuntis ay nakakaranas ng altapresyon at mas mabilis na pagtibok ng puso. Kaya naman, kapag nabuntis ang isang babae, ay dapat ingatan, umiwas sa kape, sigarilyo at alak dahil nakakasama ito kay baby at dapat umiwas na magalit at mas stress. Ganon kahirap ang pagbubuntis. Ngayon, ikikwento ko naman sa inyo ang isang lalaki na nabuntis. Totoo ba ito? Oo, totoo ito mga kapatid. Siya ay si Thomas Betty, pinanganak sa Honolulu, Hawaii noong 1974 at isa siyang American public speaker at author. Naging tanyag si Thomas Betty dahil siya lang naman ang kauna-unahang lalaki na nabuntis at nagkaroon ng 3 anak at ginawaran siya ng World Guinness Book of Record sa kanyang ginawa. Teka, paano nangyari? Imposible ba ng manganak ang isang lalaki? Kung totoo man ito, saan dadaan ang bata? Malamang sabog ang manoy niya. Alam ko ang katanungan sa isip niyo mga kapatid. Tapusin natin ang video nang sa gayon malaman natin ang katotohanan sa likod ng kwentong ito. Sa katunayan, si Thomas Betty po talaga ay isang babae na nagpapalit lang ng anyo o hitsura sa pamamagitan ng mastectomy. Ang mastectomy ay isang surgery na kayang baguhin ang isang tao. Tinanggal ang breast tissue ni Thomas Betty at kanyang physical na kaanyon ay naging tunay na lalaki. Pero bago pala nangyari ang surgery ay nagpapa-inject na pala ito ng testosterone noong 20 anyos pa lamang siya, kaya siya nagkaroon ng balbas, nagkaroon din siya ng muscle na gaya ng tunay na lalaki. Sa kabila ng kanyang lalaking hitsura at kahit na nagparitoke na siya ay hindi niya napalitan ang ibang organs niya. Ang kanyang matres at ang kanyang pribadong bahagi ng kanyang katawan ay ganun pa din ang mga ito. Kaya naman, nabuntis pa rin ito sa pamamagitan ng pag-inject ng sperm dahil walang kakayahan ng kanyang asawa na magbuntis. Kaya napag-desisyon sila na siya muna ang magbuntis at nagkaroon na nga sila ng 3 anak, isang babae at 2 lalaki. Sa unang panganak niya ay cesarean ito at sa sumunod na 2 nilang anak ay normal delivery na ito. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ni Thomas Betty dahil sa kabila ng katanyagan ay pinagtatawanan sila ng mga tao. Naging laman din sila ng mga telebisyon na hindi maganda ang komento sa kanilang mag-asawa. Ngayon sagutin naman natin ang ating katanungan na paano kung ang lalaki naman ang magbuntis at manganak? Ano kaya ang mangyayari? Para sa akin kung sakaling mangyari man yun, mukhang di ko kakayanin yun. Siguro tatawanan tayo ng mga babae. At sasabihin nila, buti nga sa inyo para maranasan nyo rin ang manganak. Pero kung sakali namang pag tayo ang mabuntis, saan naman ito dadaan? Maliban sa cesarean, maaari ba itong idaan sa manoy natin? Malamang para itong missile na sasabog dahil imposible namang dadaan ito sa puwetan natin. Ay nako,
Ikaw, bilang isang lalaki, gusto mo bang mabuntis? At ikaw naman, ang babaeng nanood sa video na ito, gusto mo bang kami, ang mga lalaki naman, ang mabuntis? Comment mo naman dyan sa comment section para ma-shoutout kita sa aking next video.